What is up, say you my Gachu Boy? It's your boy, Gachu Boy, back at it again with another video. So you polo, nandito ako ngayon sa harap ninyo para ipakita sa inyo ang aking newest content. At sana makinig kayo dahil ito ang aking 10 realisasyon bilang production operator. In English? 10 realizations as a production operator. Ito po mga realisasyon na to, no? Ito yung mga na-realize ko, no? Nasa 3 buwan nga ng pagkatrabaho ko. Guess what? Nagawa ko siya ng content. Salamat kay Boss Kong, kay Idol Kong, dahil inspired to. Tawagin na lang natin to, Kong TV Reference. Yan! Realization number 1, may madali at mahirap na gawain. So, paano ko po nasabi ito, mga kaibigan? I-assign na kami sa production. Marami ho akong napunta ang stasyon. No? Pinakaunang stasyon ko ay ang casing station. So, sa casing station po, no? Madali lang ho yung mga ginagawa ko doon. Screw lang ng mga case, no? Pangalawa ng casing station, no? Napunta ho ako sa testing. Yung product na natapos na gawain ng ibang station, dun ho ang bagsak. So, tinetesting po namin kung maayos yon, kung pass or fail. Yes. At pagkatapos naman ng testing, napunta naman ho ako sa aking pinaka matagal na naging pwesto. Ito po yung MI. To... What? What are you doing? Mamo. Kawa. May yawa. Si Lalil kasi nandito. Sunod po dun, no? Sa MI. Pinapahiram-hiram po ako sa iba. Dito sa heatsink, lahat po yun, no? Lahat po yun ng pwesto kong yun. Madali lang po ang gawain. Sa una, mahirapan ka. Pero pag nasanay ka, magiging madali na rin para sa iyo. Meron ba lang pinakamadali? Yun yung napunta ko sa warehouse. Wala po akong ginagawa doon. Pumapasok po ako, binabayaran po yung tambay ko. dahil ano po yun, no? Month end, kaya napasakto lang din. So, dito naman tayo sa pinakamahirap. So, yung pinakamahirap na gawain po, mga kaibigan, yun po yung pagiging waveman. Hindi po yung waveman na ganyan, no? Hello, a baby wave. Ang waveman po, pagkatapos ng MI, kung which is my station recently, dito po yung i-insert po nila sa machine, no? Tapos, yung machine na yun, tingga, sobrang init nun. At first time ko na gawin yun, pagkalabas nun, pak, kuha niyan, pak. Tapos, tanggalin mo yun sa fixture. So, kaya ako nasabi na merong madali at mahirap na gawain. Tumako naman tayo sa realization number 2. Ang aking na-realize po bilang production operator na sumasahod ng 373 pesos per day ay sobrang liit. Dahil bilang residente na ako ng lalawigan ng Cavite na naninirahan sa bayan ng Tanza. Ito po yung pangalawa ko na-realize. Dahil nga nasa probinsya tayo. So ano po yung na-realize ko sa provincial rate na to, no? Sobrang liit ng provincial rate na to, no? Kumpara mo sa Manila rate, which umaabot ata ng 500, pumapatak ng 500, hindi ko na ho alam yan, mga kaibigan. At partida pa nga ho, wala pa ho akong binubuhay na pamilya. Yung sasahurin ko para sa akin, malaki na, kung pang sariling gastos ko lamang. Depende na lang din ho sa company nyo, no? Kung may food allowance sila na kapag hindi mo ginalaw, naiipon. Dahil doon sa company na pinagtrabahuan ko, may 20 pesos po na food allowance. Puta, anong gagawin ko sa 20 pesos, pre? Ano mabibili nun? Di, meron naman mabibili, no? Tubig. Pero sabi mo food allowance, pang lunch, saan naabot ang 20 pesos mo? At hindi ko ginagastos yung 20 pesos. At kaya ho naiipon yun. So, bali ang aking per day na sinasahod, 393 pesos. Pero para sa akin ho, dahil nga ho, wala pa ho akong binubuhay na pamilya, malaki na ho yun sa tuwing sasahod ako. Nakakapagbigay na ako sa aking magulang, hindi na ako humihingi ng aking allowance pag ako'y papasok sa trabaho. I'm a good son. Ano nasabi mo mababa? Dahil ho, sumahod pa ako ng mas malaki. Saan?
sa mga regular na kong nagtatrabaho doon. Do isipin nyo yun kung gano'ng kababaw yung sinasahod nila. Dumako naman tayo sa aking realization number 3. Ang realization number 3 ko, mga kaibigan, ito po ay konektado sa realization number. Realization number 3, dapat na itaas ang minimum rate ng lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. Alisin nyo na yung provincial rate. Wala lang Manila rate. Wala nang Laguna rate. Ba, ano mang rate, no? Dapat ang meron lang na rate sa buong Pilipinas. Hindi ko rin po alam anong itatawag. Basta, pantay-pantay. Pantay-pantay lahat buong Pilipinas. Kaya sa mga manonood dyan na may kakayanan sa batas, dinggin nyo ang puso ng lahat ng manggagawang Pilipino. Ano po? So bakit po may ano, no? Bakit ko po sinusulong? hindi ako tumatakbo bilang ano, nakakataas sa position. Sinasabi ko lang, oh, baka maging boses na ako ng ano, no, ng mga magigiting na manggagawa ng Pilipinas. Baka ho kasi ako yung maging boses para mawala na ho yung provincial rate na yan, mawala na yung Manila rate na yan. Kasi isipin nyo na yung gastos sa Maynila, yung gastos sa Cavite, yung gastos sa Las Piñas, yung gastos sa Mindanao, sa Visayas, ay pare-parehas lamang. Naiintindihan nyo ba? Ha? Nagigits nyo ba ako, mga kaibigan? Ginigigil nyo ako, eh. Wala pa ho akong binubuhay na pamilya, pero ginigigil nyo talaga ako. Hindi lalapat sa kamay nila yung perang kukunin nila sa ATM, tapos ipambabayad sa utang, ipambibili ng gatas. So, bili ka nito, anak. Bili ka nito. Kailangan na nito. Kaya magbayad ka ng bills. Diba? Yung po yung kinagigigil ko sa inyo. Napaka-babaw talaga ng provincial rate. Kahit anong gawin kong pag-intindi, hindi ko maintindihan ng aking utak para intindihin kung anong dapat intindihin na bakit ba may provincial rate. Dumako naman tayo sa aking realization number 4. Ang aking realization number 4, kailangan mabilis ka. Parang ganito. Kailangan mabilis ka kahit saan istasyon ka man papunta. No? Bakit ko nasabi yun? Dahil ako po yung laging naagad ng aking mga kalinya. Dahil ang pagtatrabaho sa isang company, linya, sa isang linya yan, sa isang linya, tulong-tulong ho kayo. At kada linya ho, may inaabot na output. Yung tipong sila, ganito na kumilot. Yan, insert. Pa. Ako, ganito lang ho. Dumako naman tayo ngayon sa aking realization number 5. Ito, realization na ito, no. Ito, dito talaga ako isa pang nanggigigil. Bakit po ba? Ano ba? Ano ho ba ito? Ang aking realization number 5. No to night shift. Yun po, no? Kaibigan, narinig nyo. No to night shift. Bakit po? Bakit? 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 Bilang isang manggagawa ho sa isang company, ito lang po talaga yung isa pang kinapangit, no? Na magtatrabaho ka sa ganitong factory na factory. Dahil po, no? May shifting po sila ng schedule. Bakit po ba ayoko sa night shift? Una-una po, mga kaibigan, sisirain po nito yung sleeping routine mo. Oo, alam ko yung mga, ano dyan, yung mga yung mga bashers, siguro may lalabas sa bashers dyan, no? Alam ko po yung iba, hindi na natutulog. Pero wala po akong paki sa inyo. Dahil po ako, nagpupuyat po ako, pero hindi ko kaya yung isang linggo na mula, sabihin natin alas 6 ako, pang alas 6 ako ng gabi pumasok. Tapos uuwi ako ng alas 6, no? Makakatrabaho pa ba ako ng maayos, no? Naisip nyo ba yun, ha? Kung sino man kayong mga nakakataas sa company, naisip nyo ho ba yung mga magiging kalagayan ng inyong mga manggagawa? Naisip nyo ho ba yun? As we all know po, no? Iba pa rin ho ang tulog sa gabi. Ang sinasabi ko dito, mahirap po na i-adjust yung katawan, no? Na kapag tapos mo ng isang linggo, dalawang linggo magpanggabi, isang araw ka lang
na mag-a-adjust, no? Galing ka pang gabi, magpapangumaga ka na naman, tas galing ka pang umaga, magpapanggabi ka na naman. Mahirap po yun. Nakakasira po kayo ng sleeping routine. Oo, sabihin natin, sanayan po to. Pero kahit na humasanay ka, iba pa rin po yung epekto nito, no? Hindi man po natin maramdaman ngayon sa ating mga katawan na ating inaalagaan, may magiging epekto pa rin po ito, no? Sa in the future. At kung ano man po yun, hindi ko na alam at ayokong maranasan, no? Kung gusto nyo malaman, i-search nyo na lang. Realization number 6. Ang aking realization number 6 po, mga kaibigan, ito po ay matuto kang makisama. Yun. So, medyo serious tayo dito, no? Mga kachupoy, matuto ko kayong makisama. Para sabihin ko sa inyo, nung nag-resign po ako, maganda ho ang aking relasyon sa aking mga naging katrabaho. Bakit ko ho nasabi ito? Dahil hindi naman po kami nagkaroon ng alitan, ng away, ng sama ng loob bago ako umalis, na tuwang-tuwa silang umalis ako kasi wala na pong isang mabagal na production. Sa totoo lang po, yung line leader ko, shout out po kay Sir Ryan at kay Ma'am Ethel, kung mapanood nyo man mo ito. Shout out po sa inyo dahil si Sir Ryan, tinanong mo ako kung hindi na ho ba ako mapipigilan na mag-resign, no? Dahil nga mag-aaral na ho ako. Matutuho kayo makisama dahil ho sila rin ho yung araw-araw mo makakasama kung magtatrabaho ka man. Ganun naman po kahit saan, no? Kahit hindi sa trabaho, kahit sa eskwelaan, kahit sa mga galaan, ganun lang ho. No? Matutuo tayo makisama dahil ako po talaga na-touch ako na sinabi ni Ate Donna, sana mapanood mo po to, Ate Donna, dahil sinabi niya sa akin, maraming salamat sa iyong magandang pakikisama. Ayun. At dito naman ho tayo sa aking realization number 8. Realization number 8. Hindi po lahat ng nagtatrabaho ito ay ito ang gustong trabaho. Yun. Sa masasabi ko ito, no, siguro konektado na rin ito sa realization number 7. No? Isa na ho akong patunay. Hindi po ito ang aking gustong maging trabaho. Para sabihin ko po sa inyo, no, yung iba ho doong nagtatrabaho, wala na akong ibang trabaho, walang ma-applyan, hindi po konektado sa kursong tinapos o kung nakapagtapos man. So, kaya ako nasabi na hindi po lahat ng nagtatrabaho doon, ito yung ginustong trabaho. Dahil o, yung iba nagtatagal, dahil po walang ibang magiging trabaho. Dumako naman tayo sa realization number 9. Para sa akin o kasi, ang realization number 9 ko, hindi ito ang gusto kong maging buhay. So, yun po. Bakit ko nasabi ito, mga kachupoy, no? Bakit po hindi ito ang aking gustong maging buhay? Unang-una po sa lahat, mataas ho ang pangarap ko. Yung tono ko parang nangmamaliit. Hindi. Mataas po kasi ang pangarap ko. At hindi ko minamaliit yung mga nagtatrabaho doon, no? Hindi ho ganun yung gusto kong iparating sa inyo. Dahil nga po, realisasyon ko ito sa aking buhay na sa loob ng 3 buwan ko pagtatrabaho doon, hindi ko nahanap yung buhay ko doon. Hindi ko nahanap yung magiging future ko sa pagtatrabaho ng ganun for how many years. Dahil o, para sabihin ko sa inyo, yung iba ho, nagtagal na ho doon ng 10 years, no? 10 years, 20 years, no? Isipin mo yun, 20 years kay mga kachupoy. Ha? 20 years mo nang ginagawa yung trabaho kong yun. Paulit-ulit, tapos para sabihin ko din sa inyo, yung sahod po nila, tumataas lang po, depende rin po sa level. No? May mga ganun pa po silang nalalaman. Regular ka, may level 1 ka na. Tapos, hindi ko alam kung paano ka magiging level 2. Parang laro lang po, no, na parang tataas yung buhay mo sa ML, kada level mo. Tapos, sila, tataas yung sahod. Pero para sabihin ko sa inyo, yung tinataas po ng sahod nila, ay kirampot lamang. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi po ito yung gusto kong maging buhay. Yung gusto kong maging buhay na magtatrabaho ako ng gusto ko, yung ginusto ko po talaga. At hindi ko sila minamaliit. Salute po ako sa kanila, mga kachupoy. Salute po ako sa pagtsatsaga nila. Kung ano man po yung naging desisyon nila, bakit sila nag-stay doon. So last but not the least, realization from being a production operator. Ang aking realization number 10,
There is a common mindset of a Filipino worker. Wow! Ano ba itong ano, no? Common mindset na sinasabi ko? So, halos lahat ng nakasalamuha ko. Kapag tinanong ko nila na ilang taong ka na at isinagot mong ganitong taong ka pa na nabataan pa sila, ang sasabihin nila, bata ka pa, magiging regular ka dito. Yun po. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Yun po yung sinasabi ko sa inyong common mindset nila, mga kachupoy, no? Ang lagi ho nilang sinasabi sa akin, ayusan mo lang yung performance mo, magiging regular ka dito. At i-connect na ho natin ito, no, sa aking realization number 9, na hindi po ito yung gusto kong maging buhay. Kaya ang nagiging sagot ko sa kanila, baka sabihin nyo na ang yabang ko na naman po, no? Ang sinasagot ko sa kanila, wala po akong balak magparegular. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, common mindset po nila na magparegular ka, magtatagal ka dito, ayusan mo lang yung magiging performance mo. At so yun lang po, mga kachupoy, no? At yun lang ang aking 10 realization sa loob ng aking 3 buwan na pagtatrabaho bilang production operator sa kumpanyang yun. At kung nagustuhan mo, kung may napulot kang aral dito, sana nag-enjoy ka na manood ng aking 10 realization bilang production operator. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli, peace! Power, Kong TV reference, at let's all have a nice life. Shoutout nga po pala kay Maricon Magno. So maraming salamat sa suporta mo kung lagi ka mang nanonood ng vlog ko. At dahil ikaw yung nag-comment sa last vlog ko, shoutout sa'yo, Maricon Magno. At syempre naman po, shoutout po kay Kuya Kong. So Kong TV, sana po mapansin nyo itong video na to, no? Dahil ikaw yung reference ko dito, tawag ko dito, Kong TV reference, no? So yung maraming salamat po sa laging pagpapasaya at sa buong Team Payaman. Mag-iingat po kayo palagi. Sana makita ko na kayo. Shoutout po sa inyo. So yun lang. Peace. Power. Whack! Friends kayo.